Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Lily. Ako si Ate Jo. Kuya Alvarez naman ang itawag niya sa akin. At Ate Maya naman ang sa akin. Handa na ba kayong makisaya sa amin? Halina kayo! Makinig at maikanta! Matuto at makisaya! Welcome sa Mga Munting Ilaw! First Timothy 6:11, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Do everything without complaining. Do everything without arguing, so that you may become blameless and pure children of God. Do everything without complaining. Do everything without arguing, so that you may become blameless and pure children of God. Without complaining, without arguing, do everything. Without complaining, without arguing, Hello mga bata! Sino sa inyo ang nasubukan ng maaway ng inyong kalaro o kapatid? Taas nga ang mga kamay? Aba marami ha! Eh ano ginawa ninyo? Hindi ko po ginantihan kahit nasaktan po ako. Maganda ang ginawa mo Sinead na hindi ka gumanti. Tama yan sapagkat alam natin na ang pagganti ay isang masamang bagay. Kaya kahit ikaw ay nasaktan at gusto mo nang suntukin yung kalaro o kapatid mo, hindi ka pa rin gumanti. O eto naman, paano yan kapag meron kang gustong makuha? Tapos sabi ng iyong mama ay, oh, hayaan mo yan dyan. Huwag mo yan kukunin. Mamaya na. Ano naman ang gagawin mo doon? Para pong mahirap po. Pero po mas lalo na po pag pagkain po na gustong-gusto ko. Tama ka dyan, Moses. Talagang napakahirap lalo na kapag pagkain gustong-gusto mo. Pero ang tawag dyan ay pagtitiis o patience sa English, lalo na kapag ginagawa natin ang isang bagay nang walang pagrereklamo. Ang ating kwento ngayong araw na ito ay tungkol sa pagtitiis. Ready na ba kayo makinig? Opo! Good! Ang ating kwento ngayong araw na ito ay nagmula sa Biblia. Ito ay tungkol sa buhay ni Joseph. Siya si Joseph. Siya ang pinakabata sa 11 magkapatid. Mahal na mahal siya ng kanyang ama na si Jacob sapagkat siya ang pinakabunso. Dahil dyan, isang araw, binigyan si Joseph ng kanyang ama na si Jacob ng isang jacket. Napakaganda ng jacket na ito sapagkat punong-puno ng iba't ibang kulay. Wow! Talagang napakasaya ni Joseph. Joseph, anak ko, dahil ako'y talagang natutuwa sa iyo, heto. Inagaluha kita ng isang napakagandang kasuotan. Nais ko, anak, na palagi mo yung isuot. Napakaganda po nito, Ama. Maraming kulay at malambot ang tela. Maraming salamat po. Dahil dito, pumunta siya sa kanyang mga kapatid at ipinagmalaki ang jacket na ibinigay ng kanilang ama. Kaya lang, imbes kasi na matuwa sila kay Joseph, nayabangan sila. Nainggit sila kay Joseph sapagkat siya lang ang binigyan. Nagalit sila kay Joseph kahit wala namang ginawang masama sa kanila ito. Alam mo, napakayabang talaga niyang si Joseph. Pinagmalaki pa sa atin yung regalo ng tatay natin. Napakayabang! Nakakainis! Oo nga. Ano, sakta na ba natin? Ah, alam ko na. Itapon na lang natin sa balon nang hindi na natin makita yung Joseph na yan. Tama. Gawin natin yun para hindi na yan makauwi sa bahay.
Nako, talaga namang napakasama ng mga kapatid ni Joseph kasi nagbalak sila ng masama laban sa kanya. Hindi ba kids masamang bagay iyon? Lalo na kapag ikaw ay nagbabalak ng masamang bagay sa iyong kaibigan, kalaro o kahit na kapatid. Ang ginawa nila ay ipinatapon nila si Joseph sa isang balon. Pero nung may mga dumating na nagbebenta mula sa ibang bansa, ay ipinagbili nila ang kanilang kapatid na si Joseph. Hindi ba napakalungkot nun mga kids? Kasi biruin mo, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid at siya inapunta sa isang malayong lugar. Siguro dahil sa kanyang kalukutan ay umiiyak ito. Umiiyak si Joseph at gayon din ay takot siya sapagkat siya ay nadala sa isang malayong lugar. Pero kahit malungkot si Joseph at namimiss niya ang kanyang pamilya, ay hindi siya nagreklamo, hindi siya umangal at siya ay naging matiisin. Kahit mag-isa siya sa Ehipto, ay hindi siya nagreklamo o hindi man lamang siya nagalit sa ating Panginoon. Alam niyo kung anong ginagawa niya? Araw-araw siya ay nagpipray na siya ay pangalagaan ng ating Panginoon. At kahit napakasama ng kanyang mga kapatid, hindi siya nagtanim ng galit sa kanila. Naging matiisin siya. Kaya kahit may mga bad things na ginawa sa kanya ang kanyang mga kapatid, hindi niya balak gumanti. Ang bait naman po ni Joseph, Kuya Alphonse. Gan po pala ang pagtitiis. Kahit may ginawa po sa kanya masama ay hindi po siya gumagante at hindi po siya nag-iisip na masama. Tama, Aya. Ang pagtitiis ay nakikita rin sa pagpipigil natin sa ating sarili na gumante. Lalo na kapag may ginawang masama laban sa atin. O halimbawa, kids, naglalaro ka tapos tinula ka ng iyong kalaro kasi gusto niya kunin yung bola na nilalaro mo. Imbes na ikaw ay gumante at itulak mo rin siya, pinigilan mo ang iyong mga kamay. Ipinasok mo na lang sa iyong bulsa para hindi ka makapaganti sa kanya. Ganun yun mga kids, ganun ang pagiging matiisin. 90-dev niyo ba yun mga kids? Opo! But what am I gonna do? Masama naman yung ginawa niya eh. This is what you need to do, Raj. You need to explain to him that what he did was not right. And you should not take revenge. Ibig sabihin lang nun, huwag kang maghihiganti sa kanya. At sabihin mo sa kanya, mali naman yung ginawa mo sa akin eh. Pero huwag kang maghihiganti. Okay ba yun, Raj? Okay, tuloy na natin ating kwento. Excited pa kayo? Opo! Ang ginawa ni Joseph ay naging masikap siya sa lahat ng bagay. Pinagbutihan niya ang pagsunod sa mga utos at ginalingan pa niya. Hindi siya nagreklamo at lalo pang naging masikap. Alam nyo kids, isang halimbawa kapag hindi tayo nagrereklamo sa mga ipinapagawa sa atin at ginagawa natin ito ng maayos. Yan ang pagtitiis. Isa pa, huwag din natin kalilimutan na si Joseph ay mahal ng ating Panginoon. Pinangalagaan siya nito sapagkat siya ay nananalig sa kanya. Kaya ang ending, si Joseph ay pinagpala ng ating Panginoon. Ginawa siyang napakataas na pinuno ng bansang Ehipto. Wow! Ang galing naman po! Tama kayo dyan, kids. Joseph, dahil sa taglay mong talino at husay sa lahat ng bagay, simula sa araw na ito, ay ginagawa kita ang pangalawang pinuno ng Ehipto. Ang lahat ng ipag-uutos mo ay susundin ng lahat ng tauhan ko. Ikaw ang mamumuno sa buong bansa. Ang lahat ng naisin mo ay ibibigay sa iyo. Maraming salamat po, Parao. Hayaan niyo po, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang maging magiling na pinuno ng bansang ito. Yun ay dahil naging matiisin si Joseph. Ginawa niya ang kanyang makakaya at nanalig siya sa ating Panginoon. Ang ganda ng kwento ni Joseph, di ba? So ano nga ulit ang natutunan natin sa ating kwento? Dapat tayo ay maging matiisin! Uy, Joshebed, tara na sa canteen. Bili na tayo ng merienda natin. Pass muna ako, Erica. May baon ako eh. Ganun, sayang naman. Masarap pa naman yung pagkain ngayon dun. Pero sige, bili na ako ah. Hi kids! This is namin ngayon. At ito nga yung baon ko. Siguro nagtataka kayo kung bakit nagbabaon pa ako, eh pwede namang bumili sa canteen. Alam nyo kasi,
wala akong ekstrang pera pambili ng merienda. Yung allowance kasi na binibigay sa akin ni Mama at Papa, sakto lang yun para sa mga pamasahe ko papunta sa school, pati na rin sa mga pangbili ko ng gamit para sa project. Ang turo kasi sa akin ni Papa at ni Mama, matuto tayong magtiis ng kaunti para mailaan natin ang ibabang pera sa mga mas mahalagang bagay, tulad ng pambayad natin sa tuition fee sa school, sa bank, pambayad ng renta sa bahay, pambili ng projects, at pwede rin yung para sa pagkain natin sa pang-araw-araw. Pero inaamin ko, minsan, syempre gusto ko rin yung bumili ng pagkain sa school, lalo na pag favorite ko yung binibenta sa canteen. Pero natutunan ko na hindi dapat tayo nagre-reklamo pag hindi tayo makakabili. Okay lang yun. Tutol, masarap naman yung binaon din sa akin ni Mama. Hindi lang siya masarap. Healthy pa! Masarap nga siya! Alam niyo mga kids, minsan sa ating buhay, kailangan din tayong magtiis. Ibig sabihin, huwag tayong magre-reklamo sa ating kalagayan sa buhay. Halimbawa, may gusto kang bilhin na pagkain sa school. Sa canteen. Favorite mo to, pero wala kang pera pambili. O kaya, may gusto kang laruan na bago, pero wala ka rin pambili. Magagalit ka ba na hindi ka makakabili? Dapat hindi. Hindi tama yun. Kailangan ay maging matiisin tayo at maging kontento sa buhay. Huwag na huwag tayong magdireklamo. Kasi ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng blessings kapag nakikita niya na maganda ang kinikilos natin. Uy, Joshua Ben, mukhang masarap yung baon mo ah. Siyempre, si Mama pa mismo nag-prepare nito. Wow, ang galing naman. Pero ito, kasi alam ko favorite mo yun sa Imada, kaya binilan kita. Share tayo. Wow, thank you ah! Sige kids, kain muna kami ng recess namin ah! Bye! Raj, because you got really good grades in school, your reward is a day at the play area! Yay! Thank you, Mom! Okay, enjoy! Ano ba? Lilalaro ko to. Gusto ko din malalaro ko eh. Eh, ako na una eh. Okay, Raji, you have to be patient. You have to wait for your turn before you play. Ang dami namang toys na pwede mong piliin dyan eh. Please don't grab toys from other kids. Sorry, ito ang tagal naman, Mommy. I don't want to wait anymore. Singit na lang po ako sa pila para makasakay na ako. Naku anak, huwag mong gagawin yan. Patience! Konting tiis na lang, aandar na yan. Tsaka, diba, gusto mo talaga yung ride na yan? Favorite mo yan? Mukhang umaandar naman yung pila. Later, nasa harapan ka na at makasakay ka. Diba, pag hindi ka pumila, hindi ka makakasakay. So, onting tiis lang anak. Patience. Balik ka na dun sa pila mo. Thank you, Mommy. I really enjoyed the ride. And thank you for telling me to be patient. You're welcome, anak. I'm really glad you enjoyed the ride. Pwede na to. Hi, mga bata. Naghahanap kasi ako ng mga t-shirt na hindi ko na ginagamit. Yung medyo luma na hindi ko na gustong suotin. Pero, dahil dyan, pwede natin pa siyang gamitin bilang craft natin ngayon. Tulad na lang ng ginawa ko. Ito, ginamitan ko lang siya ng mga markers. Gusto niyo bang mag-drawing din kayo sa mga t-shirt niyo? Sige, halika!
kailangan natin? T-shirt? Kahit anong kulay, okay lang. Mga markers. At alcohol. Yan lang. Handa na ba kayo? Sige, ka. Unang gagawin, syempre lalatag natin yung t-shirt. At pala gumamit ako ng paper bag o kahit anong pwedeng ipangsapin sa loob. Ayan, pinasok ko yung paper bag para hindi tumagos yung isusulat nating drawing gamit ng mga markers. Handa na ba kayo? Sige, simula na tayo magsulat. Gagamit ako muna ng color red. Kahit anong color pwede niyong gawin, kahit anong dots o kaya lines pwede niyong isulat. Siguro magsisimula ako sa lines. Ayan. Kahit anong gusto niyong i-drawing, pwede. Ayan. Nagsulat ako ng 10 lines. Tapos, candy natin na. Bigay din ako ng orange. Mas maganda dito kapag hindi masyado dikit-dikit. Kasi mamaya makikita natin na kakalat pa yung colors. Kahit ano pwede nyo gawin. Kunwari, pwede rin tayong maglagay ng mga ng dots. Lagay tayo ng dots dito. Ng circles. Pwede rin kayo mag-drawing ng mga iba't ibang shapes o kaya isulat yung pangalan nyo. Sige nga, susulat ko yung pangalan ko. Ito ko, color blue. Kapag susulat ng pangalan, mas maganda kung mas malaki siya para malaki yung space. Tulad nito. Kasi kapag kumalat na yung ink, hindi sila magsasama-sama, hindi sila magdidikit. Ayan. Pagkatapos ito, gagamit tayo na alcohol. Ito ang magkakalat ng ink natin. Ang kailangan, spray siya. Huwag natin gagamitin yung medyo natatapon kasi mag-iiba yung itsura niya. Kapag wala kayo nito, tanong na lang kayo kay la mami kung meron kayong mga water sprays na pwedeng lagyan ng alcohol. Ayan, sige. Simulan na natin. Ang gagawin ko, yung pag-spray ko, dito ako manggagaling sa gilid. Nagsimula ako, papunta sa gilid, para yung punta ng color pag-gilid din. Kapag gusto nyo ng pataas, pag ganun yung pag-spray nyo, paakyat. Ayan. Pag sa pangalan naman, siguro, ganun din, sa gilid din ako magsisimula. Kung anong gusto nyo yung direksyon ng sinulat nyo, dun din siya kakalat. Ayan. Tapos, antayin na lang natin siya matuyo bago natin makita yung ginawa nating drawing. Ayan. Antayin na lang natin siya matuyo. Siguro matutuyo ito ng mga isang oras, pwede na. Para yung magiging itsura niya, tulad na nito. Kumalat na siya at iba-iba na ang colors niya. Pwede na natin siyang suotin ulit. Nag-enjoy ba kayo? Kasi ako, oo. Sana kayo rin. Paalam! Hi kids! Ang song natin for today ay Without Complaining. Pero bago kayo turong action natin, tuturuan ko muna kayo ng verse. Ang sabi sa verse, Timothy 6:11, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Isa pa nga, 1 Timothy 6:11, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. So ang unang action natin ay ganito, do everything. One more, do everything. Ang next one ay without complaining. Ganito ang bilang dyan. 1, 2, and 1. One more from do. Do
everything without complaining. Next one, do everything without arguing. Ganun pa din yun. One, two, and one. From the top, do everything without complaining. Do everything without arguing. Next one, so that you may become blameless and pure. So, tatlong steps paharap, tapos babalik din tatlong steps. So that you may become blameless and pure children of God. Next one, without complaining, ganun pa rin. Without arguing. Ito may jump. Do, sa kabila, do, and then babalik. Everything, and then stay. Tapos, without complaining, without arguing, and do, do everything, then stay from the top ulit, and do everything without complaining, do everything without arguing, so that you may become blameless and pure children of God. Tatlong beses yun, last two, children of God, and then last one, children of God. Okay, ngayon, try na natin with music. 1 Timothy 6:11. Follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Do everything without complaining. Do everything without arguing, so that you may become blameless and pure children of God. One more. Do everything without complaining. Do everything without arguing, so that you may become blameless and pure children of God. Without complaining, without arguing, do everything. Without complaining, without arguing, do everything. Do everything without complaining. Do everything without arguing, so that you may become blameless and pure children of God. Last two. Children of God. Children of God. Very good. Mamaya, pwedeng-pwede niya na kaming sabayan. Ayan mga bata, ano nga ulit ang natutunan natin sa araw na ito? Maging matiisin! Huwag reklamo ng reklamo, ah! Kapag meron tayong gusto, pero hindi natin makuha kagad, dapat ready tayong maghintay! Dahil kasama naman natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras, at pangako niya na mayroong pagpapalang naghihintay sa lahat ng taong marunong magtiis. Kaya naman mga munting ilaw kids, sabay-sabay nating sabihin ang ating natutunan ngayon. Maging matiisin!